kasi pagod na ako! Alam mo? Sobrang tigas mo! Wala akong puso! Kaya hindi ako magtataka kung bakit lahat ng mahal mo lumalayo sa'yo! Hoy! Ano ba yan? Kamusta kaya yung celebration ni na RJ tsaka ni Annalyn? Hindi ba sila nagte-text? Baka nag-e-enjoy. Ako, hayaan mo na nga yun. Huwag mo masyadong isipin yan. Minsan lang naman yun eh. Tsaka birthday naman ni RJ yun eh. Baka naman, kaya ka ganyan eh. Gusto mo sumama doon? O, ikaw kung ano-ano yung iniisip mo, hindi no? Nag-aalala lang ako dahil kay Zoe, dahil baka mamaya malaman niya yung ginawa ni Annalyn. Ay naku, hayaan mo yung Zoe na yan, no? Kung naiingit siya, kung gusto niya, mag-date sila ng nanay niya, nakaugali niya. Pabayaan niya na muna si Annalyn. Minsan lang naman yun eh, minsan lang mag-birthday si RJ. Alam mo, dapat may lakad kaming dalawa ni Annalyn. Kaso sabi niya, gusto doon niya magpahinga kasi, siyempre, pagod siya sa trabaho. Pero nung nalaman niyang birthday ni RJ, yun, niyaya niya. Ah! Nagsiselos ka? Paano kasi dati, trabaho lang naman ni Annalyn yung kahati ko. Ngayon, pating tatay niya, kahati ko na rin. Kahati agad? Wala kang kahati doon kasi di ba, ang tagal niya namang inintay itong pagkakataon na to. Tsaka tatay niya yun, di ba? Alam naman natin yun. Eh, ngayon, kung ayaw mo naman talagang may kahati ka kay Annalyn at gusto mong masolo si Annalyn, madali lang yan. Gusto mo, matigok na yung si RJ na yan. Uy! Ano ka ba yung bibigo ko? Ano nang sinasabi mo dyan? Ikaw talaga? Sorry naman. Joke lang naman yun eh. Ito naman. Huwag ka nang mag-isip-isip dyan. Maya-maya magka-text na yan. Tsaka pag-uwi nun, sigurado ako magkukwento sa'yo si Annalyn. Tingnan mo.